guys! Welcome back to my channel. So, sa title na nakikita nyo ngayon, hindi to yung tipo na lagi kong ginagawa sa channel ko. Ito naman, tatry ko naman gumawa ng affordable makeup look. And yung mga gagamitin ko is below 200 pesos lang guys. So, if you would like to know kung paano natin ma-achieve yon na swak sa budget, just keep on watching. Okay guys, so nakapag-prepare na ako ng skin. Ginawa ko ng usual skincare routine ko bago ako mag-makeup. So, yung product na gagamitin ko ngayon sa base ng face natin is yung BB cream from Vichy. I'm in the shade beige. And ito yung packaging niya. Nagawan ko na to ng review, guys. And okay na okay din siya sa oily skin. And this costs 150 pesos. Ayun. Yan, lagyan na natin ang ating face. So, ganitong amount lang yung nilalagay ko. Ayan. Okay, so yan na siya guys, nakapag-apply na ako ng BB cream. So next na gagawin natin is ayusin natin ang ating kilay. Yung gagamitin kong pangkilay is from Maybelline. And ito yung nakalagay or line nila na fashion brow. And yung shade nito ay... Saan nakalagay yung shade? Nasa karton ata, brown, gano'n. Nabili ko lang to for 120 pesos. So, yan siya. Tignan natin siya. Saan kayo normally nag-start na kilay? Ako kasi minsan sa baba, minsan sa taas. So, piliin ninyo yung pangkilay na malapit sa color ng hair niyo. Pero, kung kulay itim yung hair mo, katulad ko, na medyo may pagka-brown-brown lang ng konti, huwag kang mag-super black kasi magmumukha kang matapang. Magmumukha matapang masyado yung face mo, ganun. So, brown-brown lang, ganun. Ito ko din nung ano, yung masyadong ma-red. Ewan ko. Parang, pag masyado kasing ma-red, parang halata ng Japix yung ano, kilay. Pag brown, refresh lang, gano'n. And hindi ko siya sinasagad hanggang dito. Hindi ko siya ginagawang square dito. Gusto ko yung may gradient look siya na effect. Ganon. Para mas mukhang natural. Natural talaga. So, yan. Malapit na siyang matap. And, ano, pagka nag-a-apply ka ng pangkilay, make sure na napaka-light lang talaga nung hawak mo sa pencil habang ina-apply mo siya. So, ginagawa ko, ina-outline ko muna sila. Itong dalawa. Outline ko sabi, ganyan daw yung kung hanggang saan. Huwag mapapabuti ng ganyan. Masyadong ganyan. Ganyan. Totoo pala yun, guys, no? Nawala talagang pantay na kilay. Sabi ng mga mamshi.
Kaya kung hindi pantay, minsan ang pagkakalagay mo ng pangkilay, okay lang yan. So ngayon, i-brush natin siya. Ang una kong ginagawa pag ganun, hawiin mo. Yan. Tapos sa may unahan na part, binabrush ko siya pataas. Para mukhang bushy yung hair. Diba? Ayan. And then, ang hirap talaga pagkaliwete, no? Ayan na siya. Nakapag-apply na ako ng pangkilay. So, next, optional naman to. Ako kasi hindi ako ma-eyeliner. Hindi ako talaga ma-eyeliner. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ako marunong mag-eyeliner. So, ginagawa ko lang minsan kung trip ko lang ng keme-keming eyeliner, dinalagyan ko lang siya sa taas dito. Para magmukhang buhay or malaki yung mata. May pinagbago mo. Basta yun lang yung gusto ko minsan. Yan. Hindi na ako mag-aan nyo guys, magmamaskara ha. Kasi, nagpa-eyelash extension ako sa Lavish Lashes. So, parang more than 2 months na siya. And ganyan pa rin naman siya. Okay pa din naman. Pero may mga nagpo-fall out na. Ayan. Ayan. Malapit na. So, gagawin ko naman. Hindi rin ako marunong mag-eyeshadow. Magmamarunong ako. Gagamitin ko tong color tint from Colorette. And ito yung shade na Zola. Ginawan ko na rin to ng review. Manood ka! Para kung bet mong bumili na to, at least may idea ka, di ba? Ayun. Tulad nga ng sinabi ko, guys, huwag tayo maging excited. Ginagawa ko, nilalagay ko muna siya dito. Sige, dito na lang. Dito ko siya ilalagay. Tapos dito, kukuha ng ilalagay ko sa aking talukap lang. Ganyan muna nilalagay. Mga tatlong dot. Kasi yung iba, parang biniyaan talaga sila ng gantong kulay nung sa talukap. Meron akong kilala, si ano, kilala talaga. Friend, close kayo. Si Cheska, nag-vlog din siya eh. Basta Cheska yung name niya, tapos sabi niya, may mga nagtatanong daw sa kanya kung anong ginagamit niya. Natural lang daw talaga na ganun. User din yun ng Colorette. Hi, Jessica, if you're watching. Sana manood ka. Sana lang. Ay, pag nangyari yan, saya ko siguro. Pretty-pretty nun eh. Jessica. So, yan. Ganyan lang. Pa-fresh lang, diba? Kung medyo sa tingin mo kapos, edi dagdagan mo, girl. Dagan natin. Guys, sa kapag lagay na ako ng konting eyeshadow. So, yan na siya. Na-blend naman na. And kung gusto mong iset with powder, go lang din. Minsan pala gumagamit ako pag gusto kong iset yung BB cream ng powder. Ito yung ginagamit ko. Daily scent from Bench. 49 pesos lang to eh. And pack. Mabango kasi siya. So, isa-set ko siya ng konting-konti lang. Konti lang naman. Mga ganito. Set na natin siya ng powder. At di natirang sobra, edi paano ko sa aking neck. Ito naman yung next. Next na i-share ko sa inyo is yung cheek tint. Cheek tint nga ba? Ito ang tawag dito.
cream siya. Ano nga tawag dito? Kasi ang tagal ko na itong gamit. Wala pa akong mga tint dati. Para nag-start pa lang ako sa makeup. Pero this is good for a year naman. Yes, 1 year to alam ko. Oh, hindi. 2 years pala. Binili ko lang siya last year. And meron pa siyang konti. So, gamitin natin siya. Ito naman, ganito yung itsura niya. Grace. Ganito yung itsura niya. Ayan o, cream siya na ganyan. Pero powerful din to. Ang presyo nito is 115 or 120. So, ayan o, medyo runny siya. Ilalagay ko na ha, kasi ganyan lang yung nilagay ko ha. Ganyan. Maganda kasi dito sa cream na to. By the way, this cream is from Sophie. Kung alam niyo yung mga Sophie na mga bag, ganun. Doon ko siya nabili. Parang Avon, mga ganun. Yung pipili ka sa brochure, ayun. Kasi yung kawork ko, nagpapo-order siya niya. Sabi ko, perfect. So, isasat ko din siya ulit with my bench powder. Gagamit ako ng kabuki brush. Yung kabuki brush na gamit ko is from Elana. Elana. Mineral Cosmetics. Yan. Magkakalimutan yung leeg ha, para fun pa. Optional din to, guys. Kung gusto mong magmaganda sa araw na yon, pwede ka namang mag-contour. Pang ganon. Ito is from Catrice. Catrice. Yon. Sun Glow Mineral Bronzing Powder. Pero, yun yan, pang contour. Ginagawa ko siyang ganon. So, Elana ulit. Kasi yung kabila kanina is kabuki brush. And then, ito. Pwede siyang pang contour, pang eyeliner tuloy, pang concealer, gano'n. So, para maibalik natin yung kulay ng face natin pag hindi masyadong ma-white. Ma-white, mabuti. Yan. Ito ka. Para makita mo yung bone mo dito. Ba't sa akin parang wala? Last but not the least, para makumpleto ang araw natin, syempre, kailangan natin ng lip tint. So, pag everyday, ano lang naman, aura-aura, pasok sa work, or may ganap ka lang saglit, ganyan. Pag gusto mo ng pa-fresh lang, ayun. Ito, ginagamit ko always lip tint. Kasi, yung mga lip tint is napaka-comfortable niya sa lips. Ayun. So, ito na, guys. Ito yung pinaka-affordable sa lahat ng na-try kong lip tint or lahat ng na-check kong lip tint na with good reviews. Gagawan ko na lang to ng separate video, guys. Pero ito yung gagamitin ko. This is from Skin Genie and I get the shade Rose Pink. Yung price na to, guys, 80 pesos. So, in-order ko siya sa Beauty Manila or Beauty MNL. So, napakagadaming good reviews tungkol sa Skin Genie kasi nga affordable siya. And, lightweight, long-lasting daw siya. Pero gagawin natin ito ng separate video para matest natin kung totoo ba. So, yan na siya. Ito na, guys, yung finished product natin. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan mo, like ka naman dyan. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, aba, mag-subscribe ka na para ma-notify ka every time na may bago tayong video.
before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a